Hi guys and welcome back to our channel. This episode po, may ipapakita po ako sa inyong kulungan po ng Pugo. Sa mga interesado po, huwag po kayong aalis at tapusin niyo po yung video po na to. Papakita ko po yung mga sukat po na. Napakaganda po niya kasi yung bawat isa, ang nilalaman niya po ay 250 birds. So ayan po, samahan niyo po ako at ipapakita ko po sa inyo. Ito na po yung cages. Kung makikita nyo po, unang-una po, yung taas, 5.5 po yan or 5.5 feet. Yan. Ikot po muna tayo. Pakita ko po muna sa inyo yung ganda po niya. Bago ko po ipakita yung, bago ko po sabihin yung dimension niya. Yung mga sukat at yung mga bakal na ginamit niya po. And tapos yung pintura rin mag... Yung pintura din po na ginamit niya ay epoxy primer. Yan. Yan po yung gawa. And then, gumamit po sila ng screen. Yung Amazon wire. Yung green po na yan. Yung ginamit niya po sa flooring ay yung 1/2 po yung butas. And then, yung welded wire naman po, yung ginamit niya dito sa ibabaw. Yan. Yan. Tapos kung makita po natin yung ilalim, may ayan, steel matting po siya para hindi po siya lulundo. Okay? Sasabihin ko na po yung dimension po nito. So unang-una, yung taas po nito, nasabi ko na nga rin po kanina. So ito naman po yung, ito po yung side view niya. So alisin ko po muna to. Ayan. So ito po yung side view. Kung makita nyo po yung kulungan po kasi ng Pugo, tagilid ng kaunti. So, yun yung dito po sa unahan, sa likod po pala ito. Yung sukat po nito, nasa 4 inches lang po yan. 4 inches. Tapos, ito po, yung patungan po ng tubig. So, ang ginamit po nila dito is PVC. Bukas makikita naman po natin yan. Na plastic. Tapos, so, ito nga po yung likod, tapos pababa. So, kung makita nyo po yan, mas malaki po yung clearance po dito. So, dito, ang ginawa po nila dito is 6 inches po yan. Yan po. And then, side pa rin po tayo. So, ito, ito po yung, dito na po gugulong yung itlog. Pagkagaling po dun sa loob. Yan. So, ito po yung pansalo ng itlog. So, dito na rin po ipapatong yung pakainan. So, bukas din makikita natin. And then, pababa po tayo. Tapos dito naman, pagkagaling dito, tapos hanggang dito sa susunod na layer, pababa yung pang-apat na layer, yung pagitan naman po niyan ay 6 inches po yan. Yan, kita niyo po. So dito naman, pantay po yan, hindi po yan naka-slant. Yan. So, pagdating naman po dito, yan, ito po, 4 inches naman po yan. So, bawat ano po, bawat layer, dahil 5.5 feet po ito, yung ito, nasa 12 inches po ito lahat. Ito. From the top, tapos hanggang dito, 12 inches po. Tapos ito rin, 12 inches. So, dito naman po, uli mag-uumpisa ng another layer. So, dito naman is 4 inches po uli. Dito, 6 inches po uli. So, dito po, pantay po ito. So, dito po ipapatong yung plywood na yung dito po babagsak po yung dumi ng Pugo. So, ang iba naman po, pwede kayong gumamit ng ano. Pwede po kayong gumamit nito. Yan. Ganyan, pwede po kayong gumamit ng ganyan para yan po babagsak yung dumi. So, ayan po. So, ayan po, pare-parehas na po yan. Ayan, sumunod naman po ito. So, yung panglima, pang-apat, pangatlo, pangalawa, ito yung una. So, yung pinaka-last part po nyan, ito po, dito rin po magpapatong ng plywood para masalo po yung dumi ng Pugo. So, yun po. Next naman po, sa harap po tayo. Sa harap. Ayan. So, naman po yung harap. Kung makikita nyo po,
So ito po yung panlimang layer. So ito na po yung saluhan ng, ito po didiretso yung itlog. Ito rin po yung sumunod. So kagandahan po nito, hindi po malalaglag po yung itlog dito kasi maganda po yung pagtagawa. Ayan. Ayan po. Kasi may cover po yan dito sa kabila. May cover din po yan dito sa kabila. So at saka medyo malalim po dito. Ayan. Hindi po malalaglag yung itlog. So dito po tayo sa front ulit. So ayan po yung harapan. So ito naman po yung labasan po ng itlog. So ito po yung clearance po nito. Yan po yung clearance niyan. 3-4 po siya. Yung 3-4 na coupling, kulay blue. So yung pinagsukat po nila niyan dito. Pare-pares po niyan. Yan. Yan kung makikita niyo. Yan po. So ang kagandahan po nito, napakagaan niya po. Kaya pong buhatin ng isang tao. Yan. Napakagaan po, lang po nito. So ang lapad po nito, so yung sabi ko nga kasi kanina, 5.5 feet ang taas. Kung makikita nyo yan, ako 5'3 po ako, abot na abot ko pa po yung dito. Yung welded wire na ginamit dito, yung 1 inches po yung butas. Arakasya po yung ulo po ng Pugo sa kanilang pag-inom. Tsaka yung sa harap nyan, ganun din po. Yan. Yan. Tapos yun nga pala, baka makalimutan ko saan idadaan yung Pugo pagdating. So lahat po yan, mayroon po ganito dito. Dito po sa ibabaw idadaan. Yan. Yan, lahat po yan may ganyan. Yan. Ito po yung pinakapintuan po nila. Yan lahat. Dito po plywood na lang po yung ilalagay diyan. Pero pwede po kayong gumamit dahil ang maganda po nito, yung iba kasi gumagamit po ng ganito yan. Kita nyo, yung saluhan po ng dumi. Ito, kung makikita nyo po ito. Yan. Ang sukat po nyan ay 2x2 feet po yan. So, ang ginawa pong kulungan po na to, ang lapad po nyan is 2x2 feet. Yung lapad po. So, ibig sabihin, yung isang ganito, pwede kayong bumili ng ganyan. Yung, ano po ito eh. 3, yung sa aso. Yan. Yung saluhan din ng dumi ng aso. So ayan, pwede nyo pong ilagay kahit 2 days, 3 days na hindi po kayo makakapaglinis. Hindi po yan, hindi po kakalat yung dumi. Yan, maganda po siyang tingnan. Yan. Pero kung gusto nyo naman po, namamahal lang kayo, plywood na lang po ilagay nyo. Pero maganda rin po kasi yung may ganito para kung may trabaho ka, busy ka, kahit 3 days po, na hindi kayo magtanggal ng dumi, wala pong problema. Kasi pag plywood, expected na po natin yung pag plywood po yan. Pag marami na pong dumi yan, dalawang araw hindi kayo naglinis, malalaglag na po yan. So, mabaho ko yung paligid. So, yun po. Sana po nakatulong po ako. Yan. Yan po yung kulungan. So, ayun po, bago ko po pala makalimutan, yung gaano po ba kalaking bakal yung ginamit po dito. So, unahin ko po yung apat pong poste niya. So, yung apat na poste po, ang size po niyan is 10mm. Ayan, 10mm po yan. Tapos, yung sa taas, yung base po sa taas, yung pakwadrado po na yung sa taas. Ayan. 10mm din po yan. Tapos, yung sa ilalim po, na base din, ito, pakwadrado po na yan. Ayan. 10mm din po yan. Ito 10mm din po ang ginamit po dito. Tapos the rest po, yung mga sumunod, ito, yung mga dito na po yan, 9mm na po yan. Yan. 9mm na po yan lahat. Yan. Yan po. 9mm na po yan. Yan. Punta po tayo sa front. Tapos ito naman po, 8mm din po ito. Yan. Tapos ito, 8mm din po yan. So, ayan po. Ayan. So, yan po yung bakal na nagamit. Yung materials.
Ayan. So wala na po yan. May nakalimutan pa po ako. Kung may mga tanong po kayo, pa-comment na lang din po sa baba. Ayan. Huwag po kayong alis. Tuloy-tuloy po tayo. Dahil paparating na po yung Pugo bukas. Ayan. Para makita po natin yung actual na may laman na yan. Mas maganda po tingnan pag may laman na. Ayan. May nakalimutan pa ba ako sabihin? So, I think wala na po. Stay tuned po, okay? Thank you so much. Good morning po sa lahat and welcome po ulit sa ating channel. Yung kahapon, yung pinakita ko po sa inyo, yung wala pa pong laman itong kulungan. So ngayon po, makikita nyo po, may laman na siya. Dumating po siya kanina, madaling araw. So titingnan po natin kung okay po yung kulungan, yung pagkagawa niya po. Para makita rin po natin kung ano po yung pwede pang i-improve dito sa kulungan po na ginawa. So kahapon, nasabi ko na rin po sa inyo yung dimension po nito. Na mga gamit, materialis na ginamit. So ayun po, ito po yung tubigan niya. Ito nga po yung PVC. Ayan. So, may antibiotics po yan na ginamit yung pagdating. Ito rin po yung plywood. So sa plywood po, kung ito po yung gagamitin nyo, bali, lagpas po ito dito sa ano. Ayan, kumbaga, matatakpan dapat yung PVC para hindi maiiputan yung tubig. Ayan, makita nyo, ayan. Tapos ito po sila. Ayan. So kahapon, kung nakita nyo, yung sinabi ko, yung measurement po nito, ito yung 4 inches, ito yung 6 inches. So sakto lang naman po yung quail. Ayan. Kumbaga, hindi makakatalon yung Pugo. Para pagdating po ng laying, pag nagugulat po sila, hindi sila makakatalon ng mataas. Ayan. Tapos ito naman po yung feeders na ginamit. Ayan, yung sea lines po yan. Ayan. So dito po, kung mga bago pa lang po kayo, para hindi po masayang yung feeds na binibigay po ninyo sa Pugo, masayang po kasi yan. Ayan. Lalagyan nyo po yan ng ayan, screen. Ito po, lalagyan nyo po ng ganito. Titinatapon po nila yan. So kung makikita nyo po, ito. Itong sa ilalim ng plywood. Ayan, daming feeds. Sayang po. So ito po kasing sa ibabaw, kanina wala pang nakalagay na screen. O, ayan lang po. So yung mga bago lang din po na mag-aalaga po ng Pugo, at least may idea po kayo kung paano nyo po gagawin. So ito po, 1,000 po ito yung dumating po kanina. So nandito po si ano, kakausapin po natin yung may-ari po nito. Sir Billy, ayan. Tanungin po natin kung bakit po siya nagka-interest mag-alaga po ng Pugo. Ayan po. Ayan po si Sir Billy. Good morning, Sir Jerry. Ayan po. Ah, sir, bakit po kayo nagka-interest po mag-alaga po ng Pugo? Nagka-interest ako sa pag-alaga ng Pugo nung nanonood ako sa YouTube. Ayan, so una kasi nag-alaga kami ng Heritage, tapos Texas, ayan. So para naman magkaroon ng iba sa paningin namin, nag-try ako nito mag-alaga ng Pugo. So, ayun nga, sobrang ganda nung kinalabasan nung kulungan. Ayun po, mas maganda po nito kaysa nag-start po yun sa maliit. Kumbaga, ito po yung learning kit niya. Kumbaga, pag nagpa-farm po tayo, umpisa po tayo muna sa maliit. Mahirap po yung biglaan. Dahil ang pera po, mahirap po tayo. Kumbaga, aralin po muna natin yung negosyo. So, yes, Sir Bill, promote ka rin po. Di ba may channel po kayo? Meron po tayong channel, Bilikan Last TV. Pasalamatan ko lang po si Sir Jerry na gumagabay po sa amin from the start. At siya po yung nagbibigay sa amin ng tips kung ano po yung mga dapat tandaan, yung mga importante. Siya po yung mentor namin. Maraming salamat, Sir Jerry. Maraming salamat. Thank you po, Sir Billy. Ayan. So, ayun po si Sir Billy. Siya po yung bago lang din po nag-aalaga ng Pugo. So, thank you so much for watching. At sa mga interesado po sa farming, gusto rin po mag-alaga ng Pugo,
consider nyo na rin po, pakisubscribe na rin po yung channel po natin, and don't forget to paklik na rin po yung notification bell. Pakiselect nyo po yung all para every time po may upload po tayo, ma-notify po kayo. Thank you so much po, and God bless us all.